Naging usap-usapan nga sa social media platforms ang import ng barangay Ginebra San Miguel na si Justin Brownlee matapos ang apat na sunod-sunod na pakatalo ng kupunan ngayong import-laden conference. Kung saan karamihan ng mga usap-usapan na ito ay ang plano raw na pagpalit sa nasabing import na nagbigay ng maraming kampyonato sa barangay Ginebra. Pero ayon naman sa lumabas na report, walang katotohanan na gustong palitan ng Ginebra management si Justin Brownlee dahil consistent naman ito sa kanyang kontribusyon sa kupunan. At syempre hindi naman siya ang naging sanhi ng pagkatalo ng apat na sunod-sunod ng Gin Kings ngayon conference. At pinatunayan naman ito ni Brownlee kontra Blackwater Bossing kung saan kumamata ito ng 25 puntos upang tulungan tapusin ang 4-game losing streak ni Coach Tim Cones sa Gin Kings na first time nangyari sa kanyang coaching career sa Barangay Ginebra. Dagdag pa sa report, sa ngayon raw ang focus talaga ng Barangay Ginebra San Miguel ay hindi malaglag ngayong conference at syempre makapasok sa quarterfinals upang madepensahan ang kanilang titulo ngayong Governor's Cup. Binanggit din sa report na gumawa na ng panibagong adjustment si Coach Tim Cone upang tulungan ang Gin Kings na ibalik ang kanilang winning column sa team standings. Kahit napakaganda ng pinapakitang performance ng Magnolia Hotshots Pambansang Manok ngayong import-laden conference dahil sa kanilang solid team chemistry at magandang sistema na sinusunod, ay mukhang napapalibutan pa rin ito ng mga trade speculations. Dahil gusto raw kunin ni Coach Yeng Yao ang rugged forward ng Magnolia Hotshots na si Jackson Corpuz, kapalit ni Nick Demosis at future pick ng NLEX Road Warriors. Pero ayon naman sa lumabas na report, wala raw plano ang Magnolia Management na pakawalan ang kanilang rugged forward na si Jackson Corpuz dahil ginagawa naman nito ang kanyang trabaho. At syempre ayaw din ni Coach Tito Victolero na buwagin ang kanyang core players dahil napakaganda ng chemistry nito na nagresulta ng magandang performance last Philippine Cup at ngayong import-laden conference. Dagdag pa sa report, ang focus ngayon ni Coach Tito Victolero ay may secured ang twice to beat advantage sa quarterfinals upang maging mataas ang tsansa ng kupunan na umusad sa semifinal round at syempre makapasok sa finals na magbibigay ng pagkakataon sa kupunan na maagaw ang titulo sa Barangay Ginebra, San Miguel. Katikim na nga ng back-to-back wins ang Northport Batangpier ngayong import-laden conference kung saan ang panibago nilang tagumpay ay kontra sa league-leading na Magnolia Hotshots Pambansang Manok na nagtapos sa score na 103-101. At dahil sa panalo na iyan, may chance pa rin ang Northport na makapasok sa quarterfinal round ngayong conference. Ayon naman kay Coach Pido Arencio, ang nagbigay talaga ng sparks sa naging panalo ng Northport Batangpier kontra Magnolia Hotshots ay ang kanilang veteran forward na si Arwind Santos. Dahil first up pa lamang, pumukol na ito na maraming tres at naglaro ito na may inindang injury na kailangan pang pagalingin. Sinabi din ni Arencio na hindi napapractice si Santos dahil sa injury nito. Pero tinitingnan niya ang offensive at defensive scheme ng kupunan at sinabi gusto niya maglaro kontra Magnolia Hotshots. Dagdag pa ni Coach Pido Arencio, si Santos ay ang inspirasyon ngayon ng mga batang players ng Northport Batangpier. Dahil sa lakas ng loob nito na maglaro kahit may iniindang sakit sa katawan, kung saan magiging malaking pabor ito para sa kampanya ng Northport Batangpier ngayong import-laden conference. Bago tayo magtapos, shoutout muna kina Jomel Espina Paner, Joshua Giray at sa Espeo Rosales at Giray Family, Florentino Simal Bataan, Ronald Berbosidad, Enrico Angshoko, RG Bueno, John Patrick San Juan, at si Jason Mendoza. Hanggang dito na lang tayo mga tol at huwag kalimutan mag-subscribe at i-like itong video bilang pagsuporta. So this is Channel B, adios!